Magandang araw sa ating mga katropa dyan, mga idol. Guys, panibagong vlog na naman ang ating gagawin. Meron na naman tayo ditong ventilador na siguro sira na talaga ito. Kasi nangamoy ng isang araw. Nangamoy sunog. So, titignan natin kung talagang sunog na ba talaga ito. Titester natin siya. Tulad ng ginawa natin vlog ng nakarang araw na ventilador din na natingin natin sa tingkap pang dry. Ayan, titesterin na natin. Siset lang natin itong tester sa time is 1. Time is 1 ohms para sa continuity. Lalagay lang natin dito yung kanyang test probe. Kahit kabilaan dyan, pwede. Kahit magkabilaan yan. Tapos i-switch natin yung kanyang number 1, number 2, at number 3. Tignan natin kung papalo yon. Number 1, hindi pumalo. Number 2, wala din. Number 3, wala rin. So, may diferensya ito. Itignan natin dito sa isa pang testing point ng ventilador dito sa kanyang capacitor. Tignan natin na pala ito. Tanggalin lang natin ulit. Dito rin na, dito natin yung ni-tester ulit. Ayan, titesting natin dito sa connection ng kanyang kapasitor. Pinutol na natin ito. Ito ang titesting natin itong dalawa na ito. Yung galing sa rewind. Ito yung kapasitor niya, pinutol na natin. Ito, nakasit na rin ito ng ganun pa rin. Time is 10 pa rin, time is 1. Time is 1, nakaset pa rin sa time is 1 yan. So, didikit lang natin dito. Kung papalo ito, good pa yung kanyang rewind. Pa hindi na, maaaring may putol na yung kanyang rewind. So, ayan, hindi pumalo. So, maaaring may putol na itong rewind niya. So, babaklasin na lang natin ito at nang mabilhan na rin natin ulit ng panibagong rewind o tinatawag nilang stator. Nandito yan sa loob, pinaka-rewind niya. Ayan, baklasin na natin, putulin na natin dito. Yan. Ito, testerin muna ulit natin ito bago natin tanggalin. Dito sa mga wire niya rito. Naggaling sa rewind. Ngayon, nabalatan na natin yung mga wire niya.
ating titester nito. Itong apat na to, nandito yung common at yung tatlong speed niya. Halimbawa, ito yung common, ito yung number 1, ito yung number 2, ito, at ito yung number 3. Kung isa man ang hindi pumalo rito, ibig sabihin, meron ng putuli yan. So, ayan, titesterin natin. Nakasit na rin sa times 1 yung ating tester. Nakita nyo ba guys? Ito. Ayan. So, pagdidikitin lang natin ito isa-isa. Ayan, hindi pumalo. So, meron siyang diferensya. Dito naman sa kabila, pumalo siya. Pumalo. Kahit pagbalik-balik ka rin natin ito, dapat lahat yan pumapalo. Ito wala oh. So, mayroong diferensya talaga ito. May putol ito. Ano, hindi pumalo itong dalawa. So ayan, babaklasin natin ito. Bibilhan na lang natin ulit ng panibagong rewind o stator yung nandito sa loob. Katulad ng ginawa natin sa isang ventilador na ginawa rin natin. So ayan guys, nabaklas na natin dito. Hindi ko na lang pinakita kung paano binaklas, basta tinanggal lang natin yung mga tornilyo dito. Tapos tinanggal natin dito, inugot natin at okay naman itong shafting nya, makinis pa, wala pa siyang ano, kain. Iwan natin kung bakit siya nasunog sa init kaya. O talagang pabigay na itong mga rewind niya. Pero wala naman tayong makitang kahit man lang itim o kaya putol, katulad ng isang ventilador na tinignan natin kung sira ba. Wala naman tayong nakitang ano, kahit man lang itim katulad nito. So ayan, bibilhan na lang natin ito. Ang panibagong ganito. Kaysa magbubuklat pa tayo rito. Hindi naman tayo, katulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo ekspertong technician. Hindi naman tayo talaga technician na ano, eksperto. Nakakapanood lang tayo ng mga vlog ng mga talagang ekspertong technician. So, ayan guys. Hanggang sa muli. Sana mahintay nyo yung aking susunod na video kung paano natin, kung paano ko ibabalik yung mabibili natin ganito. So hanggang sa muli po. Salamat po sa inyong panonood.